kakaibang panregalo para sa inyong mga inaanak, sa inyong mga anak. Why not give them something different para naman yung creativity nila, yung creative juices nila mag-flow, di ba? Kaya yan ang aming ibibita ngayong Friday morning. Sigurado may enhance ang kanilang, well, creativity ng mga chikiting na for sure magugustuhan nyo rin because it's an activity na magagawa nila, di ba? Instead of just watching, you know, yung mga na YouTube or whatever. Eto na, something they can do with their hands. At para ibibita yung mga yan, makakasama natin si Mary Josanne Cruz, or MJ. Good morning. Good okay. Morning. So nakita ko na ito mga to, pero ito yung medyo kakaiba ha. Yes. Anong tawag mo sa kanya? Coloring pillows. Pinag-isipan talaga. Yes, pinag-isipan talaga namin. Nahirapan kami. So ano yan? Can you describe to me ano to? Well, kasi at first kasi we started with personalized pillows talaga. Uh-oh. And then since tatlo kasi kaming owners, we thought of something na pwede sa mga kids kasi lahat kami may anak. Oo. So something to enjoy naman na related sa pillow. Sabi ko, why not try coloring it? Oo. Tapos oo nga, buy na lang ng pens and then yun, nag-work sa kids namin. So ayun, minorket na rin namin. Ang galing kasi, at least tingin mo, ito nga mga kasama natin sila Rhea at si Cory, nag-e-enjoy sila. And then diba, kahit paano, it will take hours, mm-hmm, di ba? Yes. For them na nag-e-enjoy sila with their friends, mm-hmm, something creative. Yes. Okay, so pag pinili mo to, ano ang mga kasama niya? Aside from the pillow itself? Yes, it includes pens already, uh-huh, coloring pens, and uh-huh, then this packaging as well. Okay, pero yung packaging na to, itong ganito, magkakano to? This one, kasi depende po sa size. So this one is 8x11, okay. It's 160 pesos. Uh-huh. And then the square ones is 180 pesos. Yung square pesos one, yun yung ginagawa ni Connie ngayon. Yes. Ah, alright. Ito yun ang pinakamalaki. Laki nyo. So basically, two sizes kayo. 8x11, 11x11. Yes. Alright, maraming salamat, MJ. Ang thank galing you ko mag-ano, na mag-math. Thank you. Alright, eto naman. Ang nga pala, no? Aside from pillows, meron ding mga available na market, yung mga bag na ganyan. Now you can color also and some pencil cases. And then, this on my left side, yung mga, again, for the kids who are creative, something to do with their hands. Ito, di ba, nagko-color. Ito, anong tawag dyan? Minamasa. Minamasa. Minamold. Minamasa. Minamasahe. Sige. Sa mga mahilig mag-mold at maglaro ng clay, sigurado mag-enjoy rin kayo sa DIY Air Dry Clay. Kasama natin si Mona Lisa Martinez. Good morning. Morning po. Okay, tell me about this naman. Yung air dry clay po namin, uh-oh, is basically, ang difference niya with modeling clay na ordinary, ito, uh-oh, pag na-expose sa air, titigas siya. So yung mga creation, okay, ng mga kids, pwedeng ma-preserve hanggang pagtanda nila. Oo, kasi yung nakita ko before, yung mga clay na kailangan i-bake mo pa. Yes. So nakaka-discourage minsan, yes, sa mga parents. So ito pala, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Yes, safe na safe siya. Pero syempre, ang tanong dyan, baka naman ang bilis-bilis magtigas nung ano. Hindi naman siya kasi pliable siya. So okay, pwede, wag lang tututok sa electric pan kapag gumagawa. So kailangan medyo, okay, so yung mabibili mo ay ganito. Itong ganitong size? DIY kit for kids. Uh-huh. Meron na siya instructions sa loob kung ano yung ano niya gagawin. Okay. Ito. Okay. And then you can buy a big one also, ako, na may anim na kulay. Yes. All ito, right, starter kit. Sa mga parents na gusto mag-business ng clay, souvenirs, uh-oh, pwede siya. Ah, why not? Diba? Ay, maraming salamat pa na Lisa. Oh, why not? Diba? Like livelihood program, like, yes, you said. Pwedeng gumawa ng mga ganyan, accessories, no? Yes. Mamaya suot ko na to sa tenga ko. Maraming salamat pa na Lisa. You. Thank you, MJ also. Alright, mga kapuso. Yan. Help your kids be creative this Christmas.